Mga kabatid sa pananampalataya, tunay nga ito ay isang online mass. Marami kayong nakikibahagi siguro sa live streaming natin sapagkat ang dumadalo sa misa personally, kakaunti lang tayo, di ba? Napaka-kaunti, wala pang 10%. Pero salamat naman sa mga technologies natin at may marami pa rin ay nakikibahagi sa misang ito at nakikisa din kayo sa amin dito. At mas lalo na nakikisabay at nakikisama sa pagsasalong ito na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ito ay isa sa mga pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad at siya'y muling nabuhay na. Hindi sila agad naniniwala o hindi sila agad nakakatanggap ng Panginoon ay talagang buhay na. Kahit may nagpapahayag sa kanila na buhay na si Jesus. Kahit na inabutan sila ni Maria Magdalena, halimbawa, nakita ko na ang Panginoon, masaya subalit nagtatanong pa rin, pwede ba yun? Totoo ba? Ngayon yung dalawa na bumalik sa Jerusalem mula sa Emmaus, nakita din nila, nasaksihan nila ang Panginoon at nakilala nila siya sa pagkahati ng tinapay. At nabasa din natin dito, kinakwento naman nila yun sa mga alagad uli. At naririnig, nakikinig sila, ngunit pwede ba? It's too much to believe. Tapos biglang naman nagpakita sa kanila si Jesus. At ang sabi naman nila na parang naniniwala sila pero nakalinlangan pa rin. Naniniwala sa tuwa, ngunit naniniwala na parang nagalinlangan pa rin, nagdaduro pa rin. So kailangan talagang lumago ang kanilang pagtanggap sa katunayan na narito si Jesus sa kanila. And so pinakita naman ng Panginoon ang kanyang mga sugat sa kanila, pati kumain siya. Imagine, kumain siya at ano pa, inihaw na isda. Ang ating paboritong pagkain, inihaw na isda. Kinain din ng Panginoon sa harap nila. Pwede bang magtanong, paano yun? Isang katawan na muling nabuhay na, kailangan ba kumain yun? Well, ang point naman dito na ito ay patunay o katunayan na buhay na siya talaga at hindi siya multo. May laman at puto sa amin ng Panginoon. Laman at puto. So, yan ang nangyari para sa kanila at unti-unti natuto sila maniwala at tanggapin ang katotohanan talaga, ang buong katotohanan. Si Jesus ay hindi na namatay, kundi siya'y muling nabuhay. Tungkol naman sa pagkain, siya'y kumain ng parang inihaw na isda. Sagisag din ito ng pagkain naman na pinapaabot ng Panginoon sa atin, di ba?
yung pagkain at yung tinapay at alak na binaspasan niya sa muling hapunan. Ibinigay niya sa kanilang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. So parang inayahan pa rin niya ang mga alagad upang makisalo din sa kanyang banal na pagsasalo. At sa ganung paraan, mga kapatid, narito pa rin ang Panginoon sa atin. Hindi natin siya nakikita sa kapangyarihan ng ating mga mata, kundi nakikita natin siya at nakikilala natin siya sa paghahati ng tinapay. Sa ating pagdulo sa hapag ng banal na pagsasalo-salo na tinatawag natin banal na Eucharistia. At mas malalim pa rin ang sinasagisag naman dito sapagkat ito ay sagisag din ng kapunuan naman ito, kaganapan, pagkaganap naman ito sa pagsasalo, banal na pagsasalo sa langit din, yung langit naman na pagsasalo. Ngayon, dumating tayo sa pinaka-importante at layunin ng Panginoon sa pagpapakita sa kanila. Hindi lamang napakita sa kanila upang masaya sila, magalak sila, kundi upang mapigyan din sila ng kapayapaan. Sumain niyo ang kapayapaan at katsaka naman na patawad na sila. Patawad na sila at tanggap natin sila sa kanilang pagtakbo, sa kanilang pagkakanulo sa kanya noon panahon ng kanyang kahirapan. At hindi lamang yun, may layunin din ang Panginoon sa bagay na ito. May pag-utos, pagsusugo. Yan ang pinaka-importante sapagkat hindi pa ganap ang banal na pagsasalo. Apo Diyon, sa kabilang buhay, sila na sumakabila na, sila ay nandadoon sa Panginoon. Subalit ngayon, may tungkulin, may task, may dapat gawin. At yan ang pagsusugo din sa kanila sapagkat pangisabi ng Panginoon, itong mabuting balita ay hindi lamang para sa inyo lamang. Ito ay kailangan naman ipahayag sa lahat at sa buong mundo. Sa makatwid, ang pagsasisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, wikan niya. Dapat ipangaral at ipahayag sa lahat ng bansa. At hindi ba yun ay isang bagay na napakakailangan sa lahat ng mga bansa. At lalo na ngayon, at lahat ng mga bansa ay nakihirap at parang nag-iisa ngayon ang lahat ng mga bansa nakihirap at nihirapan dahil sa virus at COVID-19. Ngayon, lahat. We're all together sa bagay niya ito. Kaya nga, naisip ko kung minsan binabasa ko ang dasal for the COVID-19, parang mawala ang virus sa ating bansa. Babasahin natin. Mabuti naman kung idadagdag naman natin para mawala ang virus sa ating bansa at sa buong mundo at lahat ng mga bansa. Sapagkat kung hindi mawala ang virus na ito sa lahat ng bansa, hindi rin mawawala sa atin. Kaya nga, parang nais ng Panginoon na yung parang paluwag naman natin ang ating pananaw
sa lahat ng bansa rin. Naisip ko kanina, yung sinabi ng Panginoon, tingnan natin ngayon mga kapatid, yung mga nagsisilbi dito sa ating misa na parang tinutupad ang utos din ng Panginoon, ang hangarin ng Panginoon, pero hindi ganap, ngunit tinutupad din. Yung mga naglilinggo dito sa misa, halimbawa, yung basa ng Ebanghelyo kanina, o abot sa kanila sa Kenya, West Africa, East Africa, si Reverend Nick. O kaya nga, yung isa sa mga lectors natin, yung galing sa Togo, sa West Africa, si Frater Kojo. O paano yung server, yung ministro naman na si Frater Harry, taga Timor-Leste? Of course, meron din dito yung commentator natin at yung ibang readers natin, yung Filipinos din sila. O kaya ako, parang halo-halo na ako eh. Pinanganak sa Ireland at ngayon, Filipino citizen. So, yan ang parang maliit na larawan ng pananaw din ng Panginoon. Subalit, hindi pa tapos ito. We must go on and on and on. And sabi ng Panginoon mula sa Jerusalem, totoo, mula sa Jerusalem, noon panahon, sapagkat doon naman, natuto naman ng mga apostol, yung mga alagad, maniwala din sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero kung siya'y nagsasalita sa atin ngayon, Jesus, anong sasabihin niya? Baka naman sasabihin niya, kailangan din sa ngalan ni Jesus na ipahayag at ipangaral ang pagsisisi at patawad sa mga kasalanan sa lahat ng mga bansa din, mula dito sa Tagaytay, o mula dito kung saan kayo, o kung saan ang taong naniwala. Yun ang dahilan kung may misyonero at sinusugo pa rin ang mga pinili ng Panginoon na humayo naman kayo at ipangaral ang mabuting balita. Sama katwid mga kapatid, sa bawat misa, may pagsasalo, yes. Pero hindi naman mamamahinga na lang tayo pagkatapos ng pagsasalo. Sinasabi ng Panginoon sa atin sa katapusan ng misa, misa, mission, misyo. At misyon, sinasabi niya sa atin, humayo kayong mapayapa, taglayan pa ang kapayapaan. Humayo kayong mapayapa at isabuhay at ipahayag ang mabuting balitang ito. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan.